Si Carmela ay pinarusahan ng kanyang mga magulang. Kaya upang magtanda, ay doon siya nito pinatira sa kanyang tiyahin na strikta talagang mapapasunod siya. Hindi niya inaasahan na doon niya makikilala ang isang lalaki na ubod ng sungit. Pero hardinero lang naman. At dahil sa isang gabing nag-inuman silang dalawa, ay may nangyari. At nung malaman niyang nagbunga iyon, ay saka naman hindi nagpakita ang lalaki. Kaya't paano niya sasabihin sa parents niya na nabuntis siya ng isang hardinero? Hanggang sa magbalik ito at napag-alaman niya na mayaman pala ito at inaanak ng kanyang tita, na nagpanggap lang at kakontsaba pa nito ang tita niya. Nasabi niya kayang may nabuo sa nangyari sa kanilang dalawa? Kampante si Carmela na walang maninermon sa kanya dahil umalis ng bahay ang kanyang mga magulang. Kaya naman umalis din siya para makapag-bar at makipagkita sa mga friends niya. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang pagpasok niya ng bahay nila ay nandoon ang mommy at daddy niya. Nakaupo ang mommy niya sa couch, samantalang ang daddy naman niya ay nakatayo. Nahalatang kanina pa siya hinihintay ng mga itong dumating. Hindi ka talaga marunong sumunod. Dad, normal lang to. Ang magsaya at ang mga friends ko lang naman ang kasama ko. Inis niyang sabi. Papunta na sana siya sa kanyang silid. Ngunit natigilan siya sa sinabi ng kanyang daddy. Oras na talaga para ipadala kita sa bahay ng tita mo. Para naman magtinu ka. What? Sa kapatid mo? Dad, please, huwag doon. Nakakatakot si Tita Lizelle. Natatakot na sabi ni Carmela sa daddy niya. Tumingin pa siya sa kanyang mommy kahit alam niya na wala itong magagawa. You leave me with no choice. Kung dito ay hindi ka namin mapasunod, doon ay mapapasunod ka niya. Go rest at bukas ay ipapahatid kita roon. Sinubukan pang kumbinsihin ni Carmela ang daddy niya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Habang nasa kanyang kama, ay napasigaw na lamang si Carmela dahil sa sobrang inis. Ayaw niya doon, masyadong istrikta ang kanyang tiyahin, kaya siguradong mababantayan nito, lalo ang mga galaw niya. Ipinikit na lamang niya ang mga mata at pinilit na matulog. Ngunit kinabukasan ay nagising si Carmela dahil sa mga tapik na binibigay ng kusino sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, ay bumuwad sa kanyang isa sa mga maid. Sabi po ng parents niyo ma'am ay gisingin na raw po kayo. Natatakot nitong sabi. Kapag kasi wala siya sa mood ay bigla siyang naninigaw at baka naman iyon ang kinakatakot nito. Oo na, susunod na ako, sabihin mo gising na ako. Iritado niyang sabi. Bilisan niyo din daw po ang kilos dahil nasa ibaba na po ang sundo ninyo na magdadala sa inyo sa bahay ng inyong tiyahin. What? Ang aga naman! Magtulpa ni Carmela. Ngunit iniwan na siya ng maid sa kanyang silid at wala nga siyang choice kundi ang bilisan ng mga kilos niya. Hindi ka naman nagbe-breakfast anak, hindi ba? Sumama ka na sa driver, iahatid ka niya sa bahay ng tita mo. Ngiting-ani ng kanyang mommy. Paano ang mga gamit ko? Alam namin na hindi mo to gusto, kaya pati mga gamit mo ay tatamarin ka na ayusin. Kaya ako na ang nag-ayos noon at nasa sasakyan na, ikaw na lang ang kulang. Mom, Dad, please, I'll change. Susunod na ako sa inyo, huwag lang doon. Ilang beses mo nang sinabi yan, anak. Mag-e-enjoy ka naman doon at makakapag-bonding kayo ng Tita Lizelle mo. Umiling-iling si Carmela at nagdahilan pa. Hindi ko siya kasundo. She's so mean. Ngunit hindi sapat iyon para makumbinsin niya ang kanyang mommy na alam niyang sumang-ayon lang sa daddy niya na tahimik lang. Hinatid pa nga siya ng mga ito sa labas ng kanilang bahay at kumaway pa. Habang ang mga ito ay mukhang natutuwa, siya naman ay hindi mapalagay. Sa bahay pa talaga ng tita niya na sobrang istrikta. Mabilis na nakarating sila Carmela sa bahay ng kanyang tiyahin. Wala naman kasing traffic. Na sana nga'y meron na lang dahil gusto niyang matagalan pa ang pagdating niya roon. Pero sadyang pinarurusahan talaga siya. Bye po ma'am, sana mag-enjoy po kayo dito. Sabi ng lalaking naghatid sa kanya. Siguro ay napakasuyuan lamang ito ng dad niya na alam ang lugar na iyon. Nakakainis, hindi man lang siya tinulungan sa pagdadala ng mga gamit niya. Natatakot na pumasok sa gate si Carmela hanggang sa harapan na siya ng pintuan ng bahay. Bago siya dahan-dahan na kumatok, nakailang katok pa siya bago pagbuksan ng mga tao sa loob. Siguro ay maraming ginagawa at ang nagbukas pa talaga ng pintuan para sa kanya ay ang Tita Lizelle niya. Na pinagmasdan pa siya mula ulo hanggang paa.
Nasabi na ng daddy mo na ipapadala kanya dito, pero hindi niya naman nasabi sa akin na takot na takot ka sa akin. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman ako kumakain ng tao at pamangkin kita, Carmela. Ani ng kanyang tiyahin, pero hindi siya naniniwala doon. May maid po ba na walang ginagawa dito who can help me na dalhin ang mga gamit ko sa magiging kwarto ko? Tanong niya sa kanyang tiyahin na tinignan naman ang mga dala niya. You can handle it, iha. May mga ginagawa pa sila. Saka siya nito pinapasok sa loob ng bahay. Habang naglalakad ang kanyang tiyahin sa unahan niya, ay hindi maiwasan ni Carmela na mapairap. Tutulungan lang naman ako eh. Bubulong-bulong niya pang sabi. Kaya naman nilingon siya nito. Siguro ay narinig na may sinasabi siya. May sinasabi ka ba, pamangkin? Napalunok si Carmela. Wala po. Aniya sa kaumiling. Napatango na lamang ito. Pangalawang kwarto sa itaas ang kwarto mo. Sige po, salamat po. Iniwan na siya nito at pumunta na sa kusina. Hirap na hirap si Carmela na dalhin ang mga gamit niya sa kwarto. Masyado kasing marami iyon kahit mommy niya ang nag-impake. Siguro ay dahil alam nito na kahit siyang mag-ayos noon ay ganoon karami pa rin ang dadalhin niya. Agad siyang nagbihis ng pambahay at saka naisipan niyang matulog na muna dahil medyo napagod siya sa biyahe. Kaso nga lamang ay may kumatok sa kwarto. Ma'am, sabi po ng tita niyo ay bumaba daw po kayo dahil may tuturo daw po sa inyo. Pati pala mga maid ay called din. Ano yon? Pagtatanong niya. Hindi po sinabi. Sagot lamang nito sa kainiwan agad siya. Napabuntong hininga na lamang siya. Siguro kung nagtino lamang siya sa kanilang bahay at sa mga magulang niya, ay hindi niya kailangan na manatili roon. Naiinis na ang tita Lizel ni Carmela at ipapatawag ulit sana ang pamangkin, pero sa wakas ay bumaba na ito. Mukhang masama pa nga ang loob. Anong ituturo niyo sa akin, tita? Pinilit lamang nito na magkagana ang boses at pansin iyon ang tiyahin. Sabi sa akin ng daddy mo ay hindi kanila pinapagawa ng kahit anong gawaing bahay, but here, tuturuan kita. Dahil dito tulong-tulong at hindi basta lamang utusan ng turing sa mga maids. Paliwanag ng kanyang tiyahin. Nakadama ng takot si Carmela. Yung last time na tinray niyang magluto, lalo na magprito, ay natalsikan siya sa mukha niya. Masakit iyon, kaya naman ayaw na niyang maulit pa. Ayaw ko po, sabi niya agad. Tumaas ang kilay ng tita niya. Hindi pwede sa akin ang sagot na ganyan. Gusto mo ba na sa ibang bansa ka na ipadala ng daddy mo? May isa pa kaming kapatid doon at mas istrikto siya sa akin at... Ayaw niyang matalsikan ng mantika. Pero mas ayaw naman ni Carmela sa malayo. I'll try it, tita. I'll try. Sa sinabing iyon ay napangiti ang kanyang tiyahin. Naiinis si Carmela sa mga maids na pinapanood siya na magluto. Takot na kasi siya at napapatago pa sa tuwing may tatalsik na mantika. Para kasi siyang nakikipaglaban sa gera sa paraan ng paghawak niya sa sansi hanggang sa natapos na siya kaya nakahinga siya ng maluwag. It's only fried chicken, iha. Ikaw din naman ang kakain yan dahil alam ko naman na hindi ka kumakain ng gulay. Pwede po bang magpahinga na muna? Nangihina niyang tanong sa tiyahin. Kumain ka na muna, iha. Then wash your own plate after you eat. Anito bago siya iwan. Mukhang may iba pa itong ipapagawa sa mga maids. Dahil nagutom rin naman siya sa ginawa niya, ay kumain na si Carmela. Medyo marami nga ang nakain niya, pero hindi iyon ang inaalala niya. Kung hindi kung paano siya tatagal sa lugar na iyon, gayong ngayon pa nga lang ay talagang pasuko na siya. Hindi pa nga siya tumatagal ng isang araw. Matapos kumain ay hinugasan nga ni Carmela ang pinggan, sa kanya tinungo ang silid upang magpahinga. Mabilis siyang nakatulog dahil siya ay busog. Hapon na nang siya ay magising. Mabuti nga lang at walang umistorbo sa kanyang tulog. Saglit na inayos ni Carmela ang sarili. Baka kasi may panis siyang laway o magulong-magulo ang buhok niya bago siya tuluyang lumabas ng silid. You're awake now! Natutuwang sabi ng tita niya bago muling nawala ng emosyon ng mukha nito. Sisiguraduhin ko na mag-i-enjoy ka sa stay mo dito, iha, at hindi ka mabuburyo. May iutos po ba ulit kayo? Sa tono kasi ng pananalita nito, ay tila ba mayroon na naman? Wala pa naman akong bagong naiisip. Gusto ko na kwentuhan mo ako. Ano naman pong ikukwento ko sa inyo? Takanyang tanong.
kung paano ka tumatakas sa bahay nyo at kapag nandoon ang parents mo. Nagkibit-balikat pa ito. Pero nang mapansin na mukhang hindi siya komportable doon, ay agad na nagbiro. "I'm just joking. Your family, kumusta ang pamilya mo? Hindi ba nag-aaway ang mommy at daddy mo?" Umiling siya. "Mabuti naman. Ako lang po talaga ang sakit ng kanilang ulo dahil po hindi ko sila sinusunod." Dagdag pa niya rito. "I'm glad you know na ganyan ka. Pwede na po ba akong bumalik sa amin?" Umiling-iling ang tita niya. "Ang sabi ng daddy mo ay sasabihan niya na lang ako kapag pababalikin ka na. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama?" Tinaasan siya nito ng isang kilay. Nag-isip ng pwedeng idahilan si Carmela. "Hindi naman po kasi sa ganun, pero natatakot po kasi ako." Pag-amin niya sa ginang. "Marami nang nagsabi sa akin yan dahil strikta ako. Pero kapag mas nakilala ako ay nagbabago ang pananaw." Napatango na lamang si Carmela. Dahil nagugutom na ulit siya ay nagpaalam siya sa tiyahin kung pwede siyang gumawa ng merienda. Pinayagan naman siya nito. Ngunit igawa niya rin daw ang iba. Wala naman siyang choice kundi ang sundin ng tiyahin. Nang sumapit na ang hapunan, ang isa sa mga maids doon ang nagluto. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Carmela. Akala niya ituturo na sa kanya ng tiyahin ang iba't ibang putahe. Hindi na rin siya ang pinaghugas ng pinggan. Mabuti na rin at medyo hindi pa siya sanay. Baka makabasag pa siya. Naging maayos ang tulog ni Carmela sa kanyang silid. Kaya hindi katakatakang kinabukasan pagising niya ay tinanghali na naman siya. Mabuti nga at pagbaba niya ay hindi nagalit sa kanyang tita Lizel niya at binati lamang siya ng good morning. Siguro ay may mga times lang talaga na istrikto ito at minsan ay mabait naman. Sa may kusina siya dumiretso. Doon kasi madalas naglalagi ang mga maids. Ngunit nautusan pa talaga siya. Magtatanong lang dapat siya kung anong pwedeng almusalin. May pinadala kasi sa kanya na kape at tinapay sa may hardin. Doon ay may nakita siyang lalaking nagbubunot ng damo. Nakasuot ito ng damit na para sa mga hardinero. Hindi naman nasabi sa kanya ng tita niya na may hardinero pala dito. Wala rin ito kahapon. "Merienda mo daw," sabi niya na lang. Napatingin sa kanya ang lalaki at napatayo ito. "Sino ka?" tanong nito. "Ang galing nga eh, hardinero na cold." "Pamangkin ako ng amo mo," sagot niya naman. Kumunot ang noon nito pero sinang-ayunan din ang mga sinabi niya. "Tama, hardinero ako dito at ang tita mo ang amo ko. Ikaw yung pamangkin na ikukwento niya." Anito saka bumalik sa ginagawa. "Pwede bang umalis ka na lang muna? Ayaw ko kasi na pinapanood ako." Dagdag pa ng lalaki. Akala mo naman ay may interes siya sa ginagawa nito? Eh wala naman. Bago tuluyang iwan ng lalaki ay napabulong siya. "Sungit? Hardinero lang naman?" "Aniya, may sinasabi ka?" tanong nito, kaya hindi siya nakatuloy sa paglalakad. Saglit niyang nilingon ng lalaki at sumagot. "Wala." Hindi na siya pinansin pa ng masungit na lalaki. "Hardinero lang naman? Ang sungit-sungit." Bubulong-bulong pa rin si Carmela hanggang sa makapasok siya ng mansyon. "Hardinero, Ma'am Carmela?" Masyadong matalas ang pandinig ng isa sa mga maid, kaya narinig nito ang sinabi ng pamangkin ng amo. "Oo, hardinero." Saka siya nito nilagpasan, matapos makakuha ng isang sandwich na kagagawa lamang kanina. Napakamot sa ulo ang maid dahil sa pagkakaalam niya, ay wala namang hardinero ang amo nila, dahil ito ang nag-aalaga sa mga halaman nito, at minsan ay nagpapatulong lamang sa kanila. At kanina ay may pumuntang lalaki. Subalit hindi naman iyon hardinero. Habang si Paul naman ay napapailing-iling dahil napagkamalan pa siyang hardinero ng pamangkin ng ninang niya. Kwento nito ay matigas ang ulo ng babae pero hindi naman nasabi na mapanghusga rin pala. Pinahiram lang naman sa kanya ang mga damit na suot niya. Pero napag-isip-isip niya para naman mag-enjoy siya sa pananatili doon ay paninindigan niya ang akala ng babae na hardinero siya. Kahit nga ang totoo, ay inaanak siya ng tita nito. Natatawang ikinuwento ni Paul sa ninang niya ang inakala ng pamangkin nito. "Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Ang batang yun talaga. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil sa suot mo," sabi naman ng ginang. Nang akmang sasabihin na nito ang totoo, ay pinigilan niya ang kanyang ninang. "Huwag na po muna. Ayos lang sa akin na ganoon ang tingin niya sa akin. Para na rin po may thrill ang pananatili ko rito."
napailing-iling na lamang ang ninang niya. Kayo talaga mga bata kayo. Iba-iba ang trip niyo sa buhay. Pero eto lang ang sasabihin ko sa'yo. Huwag mong gagamitin yung pagpapanggap na yan upang mag-take advantage ka sa pamangkin ko dahil may kalalagyan ka talaga sa'kin. Hindi nang, saka hindi ko naman type ang pamangkin niyo. Napatungo na lamang ang ginang bago siya iwan sa hardin dahil may hindi pa siya natatapos. Ang totoo niya na nakiusap lamang ito na tulungan niya. Pangalawang ina na rin ang turing niya sa kanyang ninang Lizelle, kaya nga halos lahat ng ipakiusap nito sa kanya ay ginagawa niya. At dahil parang tunay na anak na rin ang turing nito sa kanya, ay hahayaan siya ng ninang niya na doon muna manatili hanggat kailangan niya. Dahil sa sobrang inis naman ni Carmela, ay naroon lamang siya sa kanyang silid. Yung mga napansin niyang dapat na ayusin ay inayos niya hanggang sa mapagod siya at napaupo sa kama. Agad rin siyang naligo nang matapos makapagpahinga. Saktong kakatapos niya lamang maligo nang may kumatok. Pagbukas niya ng pintuan ay ang Tita Lizelle pala niya. Gusto niya sanang magtanong dito tungkol doon sa hardinero nito. Kaso lamang ay natakot siya na baka magalit sa kanyang tiyahin, kaya hindi na niya sinubukan pa. Kakain na tayo ng tanghalian, kaya bumaba ka na. Sandwich lang daw ang kinain mo kanina, kaya tiyak na nagugutom ka na. Opo, Tita, bababa na po ako. Tumango lamang ito sa kaagad na umalis sa harap ng kanyang silid. Maayos na ang mood ni Carmela nang siya ay bumaba sa pag-aakalang umalis na ang hardinero. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makakasabay pa nila ito sa pagkain. Ngunit di na nito suot ang suot kanina at nakapagpalit na ang lalaki. May problema ba, Carmela? Takang tanong ng tiyahin niya dahil hindi pa siya umuupo at nakatingin lamang sa lalaki na katapat ng upuan niya. Sino po ang kasabay natin? Siya si Paul. Kailangan na mag-aalaga sa aking mga halaman, kaya dito na muna siya. Paliwanag ng kanyang tiyahin. Kung ganoon ay mananatili pala ito dito katulad niya. Ang swerte naman, tapos masungit parang hindi deserve. Ang mas kinaiinis pa niya, ay baka mas lalo siyang hindi makatagal doon dahil sa lalaki. Masama ang loob ni Carmela nang ito ay umupo. Carmela, magandang pangalan. Umirap siya. Maganda nga pero nung iba nang bumigkas ay pumangit. Papatulan sana siya ng lalaki, pero tumikim ang kanyang tita kaya kumain na lang sila. Pansin niya pang tingin ng tingin sa kanya si Paul, siguro hinuhusga na siya nito sa isipan nito. Well, parehas lang naman sila, mas malala nga lang ang sa kanya. Nautusan si Carmela ng tita niya na mamalengke. Oo, mamalengke daw. Nagtataka nga siya dahil marami pa namang pera ang kanyang tiyahin, ngunit mas gusto nito na magpabili. Itinatak niya na lang tuloy sa kanyang isipan na baka gusto lang nitong makatulong sa mga taong nagtitinda doon at naghahanap buhay para sa kani-kanilang mga pamilya. Ang nakakainis nga lang ay si Paul naman ang naatasan nitong samahan siya. Mas okay sana kung isa na lang sa mga maid at ayos pa sa kanya, pero ang lalaki pa talaga. Tapos ang laki-laki ng tiwala ng tita niya kay Paul dahil pinagamit pa nito sa lalaki ang sariling sasakyan. Pero habang nasa biyahe ay pareho lamang silang tahimik ng lalaki dahil wala naman silang pwedeng pagkwentuhan. Baka mamaya ang lumabas pa sa kanilang mga bibig ay mga panlalait sa isa't isa na ayaw niya naman na ganoon ang mangyari. Mabuti na lamang at ligtas silang nakarating sa palengke. Wala kasi siyang tiwala sa nagda-drive. I don't like the smell sa place na to. Mahinang natawa si Paul sa sinabi ni Carmela. Hindi lang pala matigas ang ulo na minsan mapanghusga, kundi maarte din pala ito. O baka unang beses pa lang napunta sa ganoong lugar. Ano pa bang aasahan niya? Eh mayaman. Kahit naman siya ay mayaman din. Pero siyempre, hindi naman siya puro asa. Siya nga ang nagpresenta noon sa mommy niya. Nasasama siya sa pamamalengke sa isa sa mga maids nila. Masasanay ka din kapag lagi ka nang nagpupunta dito. Sabi niya na lang sa babae, na agad nitong hindi sinang-ayunan. Ano? Hindi na ako pupunta ulit dito. Saad nito sa kaumirap at dahil naiinis siya ay iniwan niya na lamang ito. Ayaw niyang biguin ang ninang niya. Hey, wait! Sigaw ni Carmela, kaya naman napapailing-iling na lang siya. Habang pumipili siya ng magandang gulay ay pinapanood lamang siya ni Carmela. Hanggang sa matapos na siya at sa mga bilihan ng mga isda at karne naman sila pumunta. Malinis po ba ang mga yan? Tanong ng kasama niya. Kaya si Paul na ang humingi ng tawad sa nagtitinda. Ang bunganga kasi ni Carmela, siya tuloy ang nahihiya.
Iwan na muna kita dito, tapos balikan na lang kita kapag nasanay ka na. Pabiro niyang sabi sa babae. Pinipigilan niya nga lang din na matatawa, para kasing hirap na hirap ito sa mga plastic na hawak. E mas marami naman ang dala niya at mas mabibigat pa. Are you dumb ba ha? Sa tingin mo papayag ang tita ko na hindi mo ako kasama umuwi? Baka ipakulong ka pa nun dahil iisipin niya na may ginawa ka sa akin. Napailing-iling na lamang si Paul sa mga sinabi nito. Pwede na maging writer dahil sa taglay na lawak ng imahinasyon. Gusto na nga niyang palakpakan eh. Nawala lang ang inis ni Carmela na makauwi na sila at kinuha na sa kanya ng mga sumalubong na maids ang mga daladala niya. So how was it? May pamangkin? Natutuwang tanong ng tita niya. Kapag sa mga ganoong bagay, natutuwa talaga ito. Napapansin niya lang naman. Hindi na ako babalik sa lugar na yun. Sabi niya na lang saka nagpaalam sa tiyahin na maglilinis na muna siya ng katawan. Lingid sa kanyang kaalaman na matapos niyang makaalis ay mahina itong natawa. May nangyari ba? Tanong ng ginang kay Paul. Wala naman nang, o ilang talaga ang pamangkin niyo? Tugon naman ni Paul. Napailing-iling na lang tuloy ang ninang niya. Lumipas pa nga mga araw at gaya niya ay nandoon pa rin sa bahay yung Paul. Kaya hindi na talaga niya mapipigilan na paulit-ulit silang magkikita, lalo na kapag bababa siya. Kaya nga minsan ay pinipili na lamang niyang manatili sa kanyang silid at doon gawin ang kanyang mga gusto. May inuutos din sa kanya ang kanyang tita, pero hindi gaya nung una ay hindi naman ganun kabigat. Hanggang sa maboryo si Carmela, kaya naisipan niya na magpahinga. Ngunit naroon pa rin si Paul. Kaya babalik na sana siya sa loob at aalis sa garden ngunit tinawag siya nito. Ayaw mo ba sa akin? Tanong sa kanya ng lalaki, kaya naman nilingon niya ito. Ano ba sa tingin mo? May pagtataray niyang tanong sa lalaki. Ayaw mo nga. Sabi nito sa kamahinang natawa. Baka dahil sa unang encounter nating dalawa, hindi ko naman gusto na sumitan ka, pero minsan ay ganun talaga ako. At ako pa talaga ang natapatan. Teka, bakit nga ba kita kinakausap eh ano ka lang dito? Sumeryoso ang mukha ni Paul at tila ba pinagsisihan na nagpaliwanag pa ito sa babae. Hindi mo dapat minamaliit ang mga taong mas mababa ang estado kaysa sayo. Gusto mo ba na kapag ikaw ang nasa posisyon nila at sila naman ang nasa posisyon mo ay ganyan ang gawin nila sayo? Hindi nakasagot si Carmela. Eddie, sorry. Napipilitan itong sabi. Humingi ka pa ng tawad, hindi naman sincere. Naikot na naman ni Carmela ang mata. Sorry, I'm sorry, hindi ko na uulitin. Napangiti si Paul sa sinabi nito. Ayan, mas better. So, friends na tayo? Kumunot ang noo ni Carmela. Bakit naman ako makikipagkaibigan sa'yo? Siyempre, para habang nandito ka ay maganda ang pananatili mo dito. Dahil mayroon kang kaibigan. At saka kung may iutos ng tita mo na hindi mo kaya ay ako ang gagawa. Dahil sa sinabing iyon ni Paul, ay napapayag nito si Carmela. Okay, we're friends now. Napangiti si Paul sa sinabi nito. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ay pinapanood sila ng tiyahin ni Carmela at napapangiti ito. Natutuwa ang tita Lizelle ni Carmela dahil may bago ng kaibigan ng pamangkin niya. Sabi kasi sa kanya ng kapatid ay bad influence ang mga kaibigan ng kanyang pamangkin. Kaya magandang doon muna ito para malayo sa mga ito. Sabay na pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Parehong nagutom sa kanilang naging kwentuhan kaya gumawa ng merienda. Iginawa na rin nilang iba pang tao doon. Matapos makagawa ng sandwich at juice, ay ibibigay na sana iyon ni Paul nang may tumawag sa kanya. Kaya nagpaalam siya kay Carmela na sasagutin niya muna iyon. Tanging pagtango lamang ang tugon nito. Lumabas muna siya sa kusina. Baka makahalata ito na hindi talaga siya hardinero kapag nakita ang cellphone niya at privacy na rin. Baka kasi kung anong dahilan ng tumatawag sa kanya. Paul, anak, nasaan ka ba? Nag-aalala kami ng daddy mo sa'yo. Nalulungkot na sabi ng kanyang ina. Kayo ba talagang dalawa o si dad lang? Alam ko naman ang dahilan kung bakit gusto niya na nandyan ako. Tugon naman ni Paul. Anak, gusto lang ng daddy mo ang best para sa'yo. Pagpapaliwanag ng mommy niya. Pero walang time si Paul para pakinggan ang mga magiging paliwanag nito na pagtatanggo lamang sa daddy niya ang gagawin. I'm in a safe place and I'm okay. Kaya wala kayong dapat na alalahanin. I'm sorry, mom, pero ibababa ko na ang tawag.
at pinatay na nga niya ang tawag. Saka siya bumalik ng kusina at tinulungan na si Carmela na mabuti na lang at hindi na inis sa kanya. Nasa may kusina si Carmela, naghahanap siya ng alak. Simula nung dumating siya sa bahay ng kanyang tiya ay hindi pa ulit siya nakakainom ng alak. Ngunit kahit anong hanap niya ay wala siyang makita. Ngayon na nga lang siya nakakapaghanap dahil gabi na at tiyak na walang makakapansin sa kanya. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang may makita siyang nakatayo sa may bukana ng kusina. Anong ginagawa mo dyan? May kasamang inis na tanong niya kay Paul na mahina lang na natawa. Ano ba kasing hinahanap mo? Gabing gabi na. Takang sabi ng lalaki. Bakit mo ba tinatanong? Tsaka ano bang pakialam mo? Akala ko ba ako ang masungit sa ating dalawa? Bakit parang ikaw na ata ang masungit ngayon? Naiiling nitong sabi. Sige na, babalik na ako sa aking silid. Aniya, at nang nasa harapan na siya ng lalaki, ay nalagpasan niya na sana ito. Kaso nga lang ay nahawakan nito ang kanyang braso. Anong hinahanap mo? Pag-uulit na tanong niya. Wala nga. Nakita ko kanina meron. Sabihin mo na, baka makatulong pa ako. Sumuko na si Carmela at sinabi ko ano ang kanyang hinahanap. Alak! Kababae mong tao, nagiinom ka? Umikot ang mga mata niya. Bakit? Lalaki lang ba may karapatan na mag-inom? Saka ngayon lang naman ulit eh. Pagdadahilan niya, kaya napailing-iling lang si Paul. Napaawang na lang ang labi ni Carmela. Dahil kaya naman pala hindi niya makita ang mga alak, ay nakatago ito sa pinakatagong lugar. Eto, pwede na sa'yo to? Tumungo si Carmela, kaya naman napangiti ang lalaki. Gusto rin palang mag-inom, ang dami-dami pang tanong sa kanya kanina. Napagpasyahan nilang dalawa na sa labas mag-inom. Baka kasi kapag sa loob ay mayroong makarinig sa kanila. At ano, mapagalitan pa sila ng kanilang tiyahin. Kapag ito ay nagising, mahirap na. Bakit ba gusto mong mag-inom? Tanong ni Paul sa kanya habang magkatabi sila sa bench sa may hardin. Wala lang, noong nandoon pa ako sa bahay ng parents ko ay gabi-gabi akong tumataka sa bahay namin para makipagkita sa mga kaibigan ko at mag-bar. Pagkwento niya sa lalaki. Alam ko. Naging tugon ni Paul. Naikwento kasi yon ang ninang niya. Kaya naman kumunot ang noo ni Carmela. Ha? Paano mo nalaman? Mabuti na lang talaga at mabilis makapag-isip ng kung anong idadahilan si Paul. Halata naman. Napatango lang si Carmela bago muling tinungga ang alak. Kapag nalaman to ni tita, tiyak mayayari tayo. Sabi ni Carmela. Pero parang wala lang kay Paul ang lahat. Hindi niya naman malalaman kung hindi natin sasabihin. Pagdadahilan pa nito. Kaya mahina na lamang siyang natawa. Maski pala doon ay may makakasama siya sa kalokohan niya. Matapos maubos ang isang bote, ay nagpaalam na si Carmela na papasok na ng loob ng bahay para makapagpahinga na siya. Ngunit hindi man lang ito makapaglakad ng ayos, kaya inalalayan na ni Paul. Mabuti na lang talaga at wala pang nagigising. Dahil kung magigising ang ninang niya, ay tiyak na mayayari siya. Dahil kinunsinti niya ang pamangkin nito. Iwan na kita dito. Sabi ni Paul kay Carmela matapos maihatid ang dalaga sa kwarto nito. Kaso lamang ay bigla nitong hinawakan ng braso niya para muli siyang mapaharap. At ang mas hindi niya inaasahan ay nanghalikan nito ang kanyang labi. Ngunit saglit lang, saka ito ngumiti. Ang pagtitimpi ni Paul na kanina pa niya ginagawa ay tuluyan ang nawala. Kaya siya nang humalik kay Carmela at mapusok iyon. Wala na siyang pakialam. Hindi naman tumutol si Carmela at nanlaban. Kaya kung may kailangan man siyang panagutan matapos iyon, ay bahala na. Kinabukasan ay sobrang sakit ng katawan ni Carmela nang siya ay magising. Sa kanya naalala ang lahat ng naganap. Napatakip siya sa kanyang bibig. Hinalikan niya kasi si Paul. Kaya siya rin ang may kasalanan at noong gumanti naman ito ng halik, ay hindi siya tumutol at mukhang nagustuhan pa nga niya. Kaya naman sa bagay na yun na uwi ang lahat. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi niya magawa. Lalo pat napakasakit ng nasa pagitan ng mga hita niya. Kasalanan niya naman. Ngunit ano na lamang ay dadahilan niya sa tita niya kapag nakita siya nito sa ganoong kalagayan at kapag sinabi niya na may nangyari sa kanila ng hardinero nito. Tiyak na mayayari siya. Napaayos ng upo si Carmela nang may kumatok sa kanyang silid. Nakailang katok ito pero hindi siya sumasagot. Kaya siguro nagpa siyang buksan na ang pinto.
nung wala ang kabanya nang makita niyang si Paul lamang iyon. Ngunit napalitan naman ng hiya. Mabuti na lang talaga at may damit na siya. Bago kasi lisanin ni Paul ang silid niya, ay binihisan muna siya nito. Kailangan talaga na ganoon na umalis agad ito sa kwarto niya bago pa magising ang mga tao sa bahay. Tungkol. Huwag na nating pag-usapan yun. Pigil niya sa anumang sasabihin ng lalaki. Pinapagising ka na ng tita mo dahil kakain na, kaya ako nang nagpresenta. Sa tingin mo, kaya ko maglakad ng ayos? Tsak na maghihinala sila. Saglit nakatahimik ka ng namayani sa dalawa. Sasabihin ko na lang na masama ang pakiramdam mo at dadalhan na lang kita ng pagkain dito. Tanging pagtango lamang ang naging tugon niya, kaya lumabas na ang lalaki ng silid. Bakit hindi mo pa kasama si Carmela? Tanong kay Paul ng ninang niya, matapos niyang makababa. Masama po ang pakiramdam, nagpapadala na lang po ng pagkain sa itaas. Sige, dalhan mo na lamang siya. Ang batang yun talaga, hindi nagsasabi. Naiiling na sabi ng ginang. Nang makabalik si Paul sa silid ni Carmela, ay may dala na itong tray na may lamang pagkain. Hindi ba naghinala si tita? Bago magsimulang kumain ay yun muna ang naitanong niya. Hindi naman. Tanging pagtango lamang ang naging tugon niya. Matapos kumain ni Carmela, ay si Paul na rin ang nagsabi na siyang magbababa ng mga ginamit dahil hindi naman kaya ni Carmela. Palabas na sana siya ng silid, ngunit tinawag ni Carmela ang pangalan niya at may sinabi. Wala sanang makakaalam ng nangyari sa atin. Sumagi na rin sa isipan niya na sasabihin niyo ng babae. Oo naman, walang makakaalam. Walang emosyon niyang sabi. Napabuntong hininga na lamang siya nang nasa labas na siya ng kwarto. Muling nakatanggap ng tawag si Paul mula sa kanyang ina ng araw na iyon. Kung hindi nga lang nito ulit-ulitin ang pagtawag, eh hindi niya iyon sasagutin. Anak, kailan ka ba uuwi dito sa atin? Tanong ng mommy niya. Baka kapag hindi niyo na ako ipapakasal sa babaeng hindi ko gusto. Walang emosyon na sabi ni Paul. Anak, alam mo naman na. Mahinang natawa si Paul. Tila ba alam na niya ang sasabihin nito? So kapag ako ang pumili ng babaeng pakakasalan ko, ay hindi siya makakabuti sa akin? Malaki na ako at kaya ko na magdesisyon para sa aking sarili. Kaya hindi ko hahayaan na kontrolin ninyo ako, Mom. Sa kanya mabilis na pinatay ang tawag. Ngayon pa na may damdamin na siyang nabubuo para kay Carmela. Hindi lang dahil sa may nangyari sa kanila. Una pa lang yata ay meron na. Pero binabaliwala lamang niya iyon. Nawala din ang sakit ng katawan ni Carmela matapos ang ilang araw. Kaya hindi na siya nagkukulong sa kanyang silid. Nung di pa kasi siya ayos ay hirap na hirap siyang lumabas. Dahil may makakakita na hirap siyang maglakad. At may makakapuna talaga. Kaya ngayon lang siya nakalabas. Kasalukuyan siyang kausap ng kanyang tita. Panay ang kwento ko sa mga magulang mo na ibang-iba ka na at tumutulong ka na sa mga gawaing bahay. Natutuwa nga sila. Natutuwa ang pagkukwento ng tita niya habang kumakain sila. Napangiti na lamang si Carmela. Nakatingin kasi sa kanya si Paul kaya medyo naiilang siya kaya hindi siya makapagsalita. May sinabi po ba sila kung kailan ako pwedeng bumalik sa bahay? Tanong niya. Wala pa iha, pero parang gusto nila na dumito ka na muna. Gusto mo na bang bumalik doon at umalis dito? Umiling siya at sinabing natanong niya lang. Matapos nilang kumain ay siya nang naatasan ni Tita Lizelle na maghugas ng pinggan. Samantalang si Paul naman ay ang magliligpit. Ako na maghuhugas at magliligpit. Presinta ni Paul. Hindi, ako na. Kaya ko naman. Sabi niya na lang sa lalaki. Ngunit sadyang mapilit ito, kaya sumuko na rin siya at iniwan na ito doon para tumungo sa kanyang silid. Madaling madali si Paul sa kanyang ginagawa, ngunit sinisigurado niya pa rin na maayos ang trabaho niya. Mahirap na, baka mapagalitan siya ng ninang niya. Pero gustong gusto niya na talagang makausap si Carmela. Pakiramdam niya kasi ay iniiwasan siya nito. Nung matapos ang ginagawa, ay tinungo niya na ang harapan ng kwarto ni Carmela at kumatok doon. Nakailang katok pa siya bago pagbuksan ni Carmela. Isinarado nga nito ang pintuan nang makita na siya iyon. Pero naiharang nito ang braso, kaya nakapasok ito saka sinarado ang pinto. Ano bang gusto mo? Iniiwasan mo ba ako? Itinanong niya iyon upang wala nang gumulo pa sa kanyang isipan. Hindi ah, bakit ko naman gagawin yun?
pagkakailapan nito. Eh bakit mo ako sasaraduhan ng pintuan? Ayaw ko muna ng kausap. Talagang hindi na uubusan ng dahilan ng dalaga. O ayaw mo akong kausap? Inis naman na sabi ni Paul. Ano bang pinapoint out mo? Nalilito ako sa'yo eh. Inis na balik din ni Carmela. Ayaw ko na iniiwasan mo ko. Natigilan si Carmela sa sinabi ng binata. Oh please, huwag mo akong pagtripan. Lumabas ka na rin sa silid ko bago pa may kumatok. Hindi kita pinagtitripan. I think I like you, Carmela. May sasabihin sana si Carmela. Kaso nga lamang ay may kumatok. At narinig nila ang boses ng tita niya na nasa labas ng kwartong iyon. Carmela, nakita mo ba si Paul? Gamit ang mga mata ay ipinarating niya kay Paul na huwag itong magsasalita dahil tiyak na mahuhuli sila. Hindi po tita, baka po lumabas lang at may binili. Pagdadahilan niya. Ano pang bibilhin nun sa labas? E may stocks naman tayo dito sa bahay. Sa kanila narinig ang yabag nito palayo. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Carmela. Lumabas ka na nga, ipapahamak mo pa ako eh. Inis na inis niyang sabi kay Paul. Mabuti pa ngang mahuli tayo eh, dahil handa ko namang panindigan ang nangyari. Akala niya ay tapos na ang lalaki, ngunit bumulong pa talaga ito sa kanya. As long as I'm here, hindi kita titigilan. Saka ito lumabas ng silid ng dalaga, habang si Carmela naman ay naiwan na sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Iwas na iwas pa rin si Carmela kay Paul. Hindi dahil sa naaalala niya pa rin ang nangyari sa kanila, kung hindi dahil hindi naman ang pakikipagrelasyon ang ipinunta niya roon. At ayaw niya rin na may masabi pa ang mga magulang niya sa kanya. Bakit parang malungkot ka? Ngunit sadyang kapag nag-iisa siya, ay bigla na lamang itong sumusulpot at magtatanong ng kung ano sa kanya. Naaalala ko lang ang parents ko. Saad niya na lang at papasok na sana sa loob ng bahay at lilisanin ng hardin. Kaso lamang ay pinigilan siya nito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niya. May tanong ka ba? Walang emosyon na tanong niya kay Paul. Ayaw mo ba sa akin, Carmela? Malungkot na tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Carmela. Ay, hindi naman sa ganun pero hindi ito ang pinunta ko rito. Pinadala ko ng mga magulang ko rito para magtino. Kaya ano na lamang ang iisipin nila kung kanilang malalaman na nakikipaglandian lang ako rito. Paliwanag niya sa lalaki. I like you, Carmela, at hindi ako basta-basta susuko. Anito bago binitawan ng kamay niya at hinayaan na siya ng lalaki na iwanan ito sa hardin. Siguradong may gagawin pa ito doon kaya hindi na siya sinundan pa. Kayo, Ma'am Carmela, ha? Parang may something kayo nung hardinero. Biglang panunokso sa kanya ng isa sa mga maid na nakakita sa kanila. Wala po, nag-uusap lang kami. Pagkakaila niya, ngunit sumilay lamang ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Huwag niyo po sanang iparating sa tita ko ang nakita niyo. Sa kanya dali-daling nilagpasan ang katulong. Pumunta si Carmela sa kanyang silid. Wala naman kasing ipinag-uutos sa kanya. Nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Yes, dala niya ang cellphone niya roon. Nung una lang talaga ay hindi niya madalas gamitin dahil wala namang tumatawag sa kanya. At wala rin siyang ganang mag-active sa social media niya. Mom? Mababakas ang saya sa kanyang boses. My daughter, kumusta ka yan? I'm fine, Mom. Sinusunod mo naman ba ang tita mo? Takot ko na lang kay Tita Lizelma. Saka siya mahinang natawa. Mabuti yan, anak. Sa ngayon ay busy kami ng daddy mo at maging ako. Kaya kung uuwi ka rito ay mga maids lang din ang makakasama mo. Kaya dyan ka na lang muna. At least dyan makakasama mo ang Tita Lizelma mo. Sabi sa kanya ng kanyang mommy. Nang bigla na lamang may naisip itanong si Carmela. Mommy, paano kung magkagusto ko sa isang simpleng lalaki lang? Like, he's not a businessman or what? Saglit nakatahimikan ng bumalot. Bakit anak? In love ka na ba? Kanino? Pagtatanong ng mommy niya. Mom, hindi po. Naitanong ko lang. Pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo, ay unti-unti na rin siyang nahuhulog kay Paul, na hardinero ng tita niya. Well, as long as he's a good guy at mahal mo, ay ayos lang sa akin at sa daddy mo. Napangiti siya sa sinabi ng kanyang mommy. Thanks, Mom. Love you. Nagpaalam na rin sa kanyang ina.
dahil may lakad pa raw ito. Matutulog na sana si Carmela, kaso lamang ay may kumatok. Tamad siyang bumangon at binuksan ang pinto. Si Paul pala, at may flowers itong ibibigay sa kanya. Nakadama tuloy siya ng kung ano. Imbes na ipunin ang sweldo, ay binili pa siya ng bulaklak. Kaya naman may ngiti sa mga labi niyang tinanggap iyon. Tinanggap mo ang bulaklak na bigay ko sa'yo. Ibig sabihin nun ay, tinatanggap mo na rin ang pagkagusto ko sa'yo. Para desisyon na sabi ng lalaki, saka sinabi na may nakahanda ng merienda sa baba. Nagpaalam si Carmela sa tita Lizel niya na kung pwede siyang mamasyal. Pinayagan naman siya nito, ngunit dapat daw ay kasama si Paul. Pumayag naman siya dahil masaya namang kasama ang lalaki. Saan mo ba gustong mamasyal? Tanong sa kanya ni Paul na abala sa pagdadrive. Kahit saan, tanging pagtango lamang ang naging tugon ng lalaki sa kanya. Dinala siya nito sa isang park kung saan maraming taong nandoon at karamihan ay magkakapamilya at yung iba naman ay magjojowa. Upo ka na rito, sabi ni Paul sa kanya, saka siya pinaupo sa isang bench. Habang ito ay may bibilhin lang daw, hanggang sa maramdaman niya na lang na may tumabi sa kanya at inabutan siya ng ice cream. Salamat, yun na lamang ang kanyang nasabi. Mabilis nilang naubos ang ice cream nang may biglang lumapit sa kanila na photographer na sabi ay mura lang naman daw ang bayad. Nagpa-picture naman sila ni Paul. Yung isa nga ay sobrang lapit nila sa isa't isa at nakaakbay pa ang lalaki sa kanya. Ito na dapat ang magbabayad, ngunit siya na ang nag-abot ng 1,000 sa matanda at hindi na kinuha pa ang sukli, kaya masayang masaya ito. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako kaswerte dahil hindi ko na kailangan pang magtrabaho para lang magkapera. Tapos ang gusto lang ng mga magulang ko ay sundin ko sila, pero hindi ko pa magawa. Malungkot na sabi ni Carmela habang naglalakad-lakad sila. At least ngayon alam mo na, di ba? At alam naman nila na nagbabago ka na. Napangiti na lamang si Carmela sa sinabi ni Paul, hanggang sa madako ang tingin niya sa isang tao na nagbebenta doon ng mangga na may bagoong. Pwede mo ba akong ibili ng mangga? Tumango si Paul, saka siya nito sinamahan na bumili. Natanong pa nga sila kung magkasintahan ba silang dalawa. Ngunit ang sabi ni Paul ay papunta na roon, kaya napangiti na lamang ang tindera, saka binigay ang kanyang binili. Muli silang naupo sa inupuan nila kanina para kainin niya ang mangga. Sarap na sarap siya doon, at si Paul naman ay masaya lamang siyang pinapanood. Nasisiyahan pa nga ang lalaki sa nakikita niya dahil napapangiti ito at gandang-ganda sa kanya. Nang matapos siyang kumain ay nag-aya na siyang umuwi. Siguro ay pagpapahangin lang talaga sa labas ang nais niya. Papasok na nga siya sa sasakyan, kaso lamang ay nahawakan ni Paul ang braso niya at hinarap siya, at ganoon na lamang ang gulat niya sa sunod nitong ginawa. Hinagkan nito ang kanyang labi, kaya matagal lang siyang napatitig. Saka niya na-realize kung ano ang kinain niya bago siya nito hinalikan. Mahinang natawa si Paul na tila ba alam kung anong tumatakbo sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako maarte. Saka pagdating sa'yo ay ayos lang ang lahat. Idinaan pa siya nito sa ngiti. Habang pauwi sila ay ngiting-ngiti si Paul, habang siya naman ay tinatago lamang ang kilig. Ngayon alam niya sa sarili na gusto niya na nga si Paul. Hindi naman kasi mahirap magustuhan ng lalaki. Hiling niya nga lang sana ay hindi ito biglang mawala. Wala pa talagang balak si Paul na umuwi sa kanila. Ngunit gusto niya ang linawin sa kanyang ama na hindi nito pwedeng kontrolin ang buhay niya. Kaya uuwi na muna siya saglit sa kanila. Sa kanya babalikan si Carmela at kung saan pwedeng humantong ang lahat sa kanila. Malinaw na sa kanya na kung may pakakasalan man siya ay si Carmela na iyon at wala nang iba pa. Dahil ito na ang babaeng kanyang nagugustuhan. Malungkot siyang umiti bago nilapitan ang natutulog na si Carmela. Mabuti na lang talaga at hindi ito naglalak ng pinto. Nakapagpaalam na rin siya sa kanyang ninang. Saka kung ipagpapaumaga niya pa ang kanyang pag-alis, ay baka hindi pa siya matuloy dahil hindi niya kakayaning umalis na gising si Carmela at makikita nito ang kanyang pag-alis. Hinagkan niya ang noon ang babae sa kabumulong. Babalik ako, pangako yan. Saka siya mabilis na lumabas ng silid bago pa ito magising. Nahiram na niya ang isa sa mga sasakyan ng kanyang ina at ibabalik niya na lamang iyon. Kinabukasan pagising ni Carmela ay si Paul agad ang hinanap niya. Hanggang sa pagtulog kasi
ay ang pamamasyal nila ang naisipan niya. Hindi niya iyon malimutan, lalo na ang sayang kanyang nararamdaman. Tapos nang sumapit pa ang hapunan, ay hindi man lang nahihiya ang lalaki na pagsilbihan siya sa harap ng kanyang tita at kahit nakikita pa ito ng mga maids. Kaya grabe din ang kilig na naramdaman niya sa loob ng isang araw. Ngunit lahat nga ba ng saya ay may kapalit na lungkot? Ate, si Paul po, tanong niya sa isa sa mga maid. Ang sabi ng tiya mo ay umalis daw eh, sabi nito na tumingin pa sa kasama na nagkibit-balikat lamang. Kaagad na hinanap ni Carmela ang tita Lizal niya upang dito magtanong. Hanggang sa nakita niya itong nagdidilig ng halaman, eh alam niyang gawain iyon ni Paul at si Paul ang gumagawa noon tuwing umaga. Gising ka na pala, nakapag-almusal ka na, nagkape lang kasi ako, sabi ng tita niya. Si Paul po tita, tanong niya rito. Umalis siya iha, bumalik muna sa pamilya. Gaya ng bilin sa ginang ni Paul ay hindi ito nagsalita dahil nangako ang inaanak na ito na ang magpapaliwanag sa pamangkin niya ng lahat. Batid niyang may namamagitan na sa dalawa. Hinihintay niya nga lang na umamin ang pamangkin niya. Bakit? Ano pong nangyari? Muli ay tanong ni Carmela sa tiyahin. Wala siyang sinabi. Umamin ka nga pamangkin. May namamagitan na ba sa inyong dalawa ni Paul? Tumaas ang isang kilay ng tiya ni Carmela. Umiling si Carmela. Wala po. Nakakalungkot lang po na hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Saka pumasok ng bahay si Carmela na may lungkot na nararamdaman. Idinaan niya na lamang sa pagkain ng kanyang sama ng loob. Habang si Lizelle ay napapailing-iling na lamang habang pinapanood ang pamangkin. Samantala si Paul ay nasa bahay na ng kanyang mga magulang. Naiinis nga sa kanya ang kanyang kapatid kung bakit siya umuwi kaagad. Gayong darating ng araw na iyon ang kanyang mapapangasawa na gusto ng kanilang ama, napakasalan niya agad-agad. Ngunit hindi niya hahayaang maikasal siya sa babaeng yun dahil may iba na siya nagugustuhan. At iyon ay ang babaeng naiwan niya sa bahay ng kanyang ninang na pinangako niya sa kanyang sarili na babalikan niya kaya aayusin niya ang lahat. Labis na nababahala ang tita ni Carmela. Mukha kasing sa pagkain ay binubuhos ng pamangkin ang stress nito. Nakakailang kain na si Carmela sa isang araw at kung minsan ay nagpapabili pa sa kanyang mga maids. Ayaw niya kasing hayaan na ang pamangkin mismo ang bumili at baka mapahamak ito. Salamat po, natutuwang sabi ni Carmela bago nito nilantakan ang pinabiling ice cream. Natatakot tuloy si Lizelle na baka kapag nakita na ng kapatid niya ang anak ay lumobo na ang pamangkin niya. Di niya naman masisi ang dalaga. Baka kasi doon ito binubuhos ang pagkamis sa kanyang inaanak. Iha! Pagtukoy ni Lizelle sa pamangkin na napatigil sa pagkain. Bakit po tita? Alam ko na baka namimiss mo na si Paul, ngunit baka lumobo ka dyan sa ginagawa mo. Mabilis na nangamba si Carmela sa sinabi ng kanyang tiya. Hindi na nga rin niya alam kung bakit nagkakaganoon siya, na palagi na lang siyang gutom at may gusto. Napayuko tuloy siya. Ayos lang iha, pero sinasabihan lang kita, sabi ng kanyang tiya bago siya nito iwan. Napaisip si Carmela, kailan kaya babalik si Paul o babalik pa ba ito? Sa bagay, nasa maayos na lagay na ang hardin ng kanyang tiya at baka iyon pa maging rason para hindi bumalik si Paul. Kung ganoon pala, ay wala na ring dahilan upang manatili pa siya sa bahay ng tita niya. Tumagalang naman siya doon dahil kay Paul. Masaya kasi itong kasama. Kinukonsider niya tuloy na bumalik na sa kanila kahit na hindi pa siya pinapabalik ng parents niya. Sumapit ang tanghalian. Pinuluto ng tita niya sa isa sa mga maid ang paborito niyang ulam. Ngunit nang maamoy niya pa lamang iyon, ay nakaramdam agad siya na parang siya'y nasusuka. Kaya naman agad na tinakbo ni Carmela ang lababo at doon sumuka. Bakit iha? Masama ba ang pakiramdam mo? Sinundan siya ng tiyahin at inaalala ang kanyang lagay. Ito kasi ang mananagot sa mga magulang niya kung sakali man na may mangyari. Amoy panis po kasi. Kumunot ang noon ng ginang. Anong amoy panis? Bagong luto lamang ang ulam na yun. Nagtatakang tanong ng tita niya. Ngunit bago yon bigyang tugon, ay nagmumugmuna si Carmela at napaisip kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Mayroon ka bang hindi sinasabi sa akin, Carmela? Ang pinaka-strictang boses na ata ang ginamit ng kanyang tiyahin, kaya napalunok si Carmela. Wala po. Sa kanya ito nilagpasan,
ngunit hinawakan nito ang kanyang braso. Magsabi ka ng totoo, Carmela. Bago magalit sa iyo ang parents mo, ay sa akin muna dahil ako ang nangangalaga sa iyo. Tapos hindi ko alam ang mga nagaganap sa iyo. Napayuko si Carmela. Hindi ko rin po alam. May iiyak niyang sabi. Umamin ka na sa akin. May naganap na ba sa inyo ni Paul bago ito umalis? Diniretso na siya ng kanyang tiyahin upang magsabi na siya ng totoo. Dahan-dahan na tumango si Carmela. Sorry po, tita. Pero lasing po kami nun at hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Halatang disappointed kay Carmela ang tita niya. At pinasok niyo ang hindi alam. Paano kung hindi bumalik yon? Paano ka? Napaiyak na lamang si Carmela. Baka nga buntis na siya. Kaya siya naghahaganoon at emosyonal na rin siya. Tumigil ka sa pag-iyak. Hindi ko alam kung paano ito papaliwanag sa mga magulang mo. Pero wala kang mapapala sa pag-iyak. Ipanalangin mo na lang na sana ay bumalik si Paul at masabi mo ang tungkol diyan. Babalik na sana siya sa may dining, ngunit may sinabi ito sa kanya. Sa kwarto mo, may nakatagong PT. Gamitin mo para makumpirma natin. Pero nakikita ko ay mukhang nagbunga na ang kung anumang ugnayan ninyo ni Paul. Tanging pagtangu lamang ang naging tugon ni Carmela, habang ang tita niya ay naiwan na may konting inis sa inaanak. Nasalisihan siya ng kanyang inaanak at pamangkin. Napapailing-iling na lang din ito. Saan ka na naman pupunta? Tanong kay Paul ng daddy niya na aalis na sana siya ng bahay. Wala na kayo dun. Saad niya, ngunit mabilis siyang napatigil sa sinabi nito. Mamili ka. Ikaw ang ipapakasal ko o ang kapatid mo? May pagbabantang sabi nito. Talagang gusto niyo na kontrolin ako, no? Wala lang akong tiwala sa pagpili mo ng babae, kaya ako na ang pumipili. Paliwanag ng daddy niya. Sige, ito ang gusto niyo, di ba? Pagbibigyan ko kayo. Saad ni Paul. Mamaya ay alam niyang pupunta ulit ang babaeng gustong ipakasal sa kanya at ang parents nito. Pero alam na niya ang gagawin. Nung hindi na naisin pa ng daddy niya, napilitin siyang maikasal sa hindi naman niya gusto. Samantalang si Carmela ay nakumpirma ng buntis nga siya. Nababahala lamang siya dahil bukod sa wala nang balak bumalik si Paul, ay hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga magulang niya ang totoo, lalo na sa daddy niya. Tiyak na magagalit ito, lalo kapag nilaman pa nito kung sino lamang ang kabuntis sa kanya. Iha, bakit parang matamlay ka? May sakit ka ba? O gusto mo na kaming makasama ulit? Tanong kay Carmela ng mommy niya matapos niya itong tawagan. Hindi naman mommy, kayo talaga? Pabiro niyang sabi. Sige, sabi mo eh. Pero sana ay wala kang tinatago sa amin ng daddy mo. Pabirong ani ng kanyang mommy. Aaminin niya na sana ang kalagayan niya at saka na lamang ang sermon, pero biglang nagpaalam ang mommy niya dahil may kailangan pa raw itong asikasuhin, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Hindi ko makontak si Paul, kaya hindi ko alam kung kailan siya babalik. Kung gusto mo ay pwede na kitang ihatid sa mga magulang mo at pareho tayong magpapaliwanag. Sabi ng kanyang tita. Mga ilang araw pa po, tita, at ako na mismong uuwi. Ako na rin pong magpapaliwanag at para hindi kayo madamay at hindi sila magalit sa inyo. Tanging pagtangu lamang ang naging tugon ng tiyahin niya bago siya nito iwan dahil may kailangan pa itong iutos sa mga kasambahay. Sumapit ang hapunan. Dumating ang inaantay ng ama ni Paul. Kung alam niya lang, ay noong unang dinner pa lang sana ay umalis agad siya. Kaso lamang ay magaling gumawa ng paraan ng kanyang ama, kaya hindi siya makaalis agad-agad. Ginamit pa ang mommy niya na kunwari ay may sakit. I can't wait na may kasal na mga anak natin. Tiyak na magiging gwapo at maganda mga anak nila. Gustong masukan ni Paul sa sinabi ng ginang. Kung may bala kasi siyang magkaanak ay kay Carmela lamang at wala ng iba. Maganda naman si Kyla. Kaya nga lang ay mas gusto pa rin niya si Carmela at ibang iba ito kay Carmela. I will be a good wife to you, Paul. Kinilig pa ang ina nito sa sinabi ng anak. Kaya napatayo na siya. Kung hindi ko pa nasasabi sa inyo ay, ngayon ay sasabihin ko na may iba na akong babae na gugustuhan at siya ang gusto kong pakasalan, kaya hindi ko pakakasalan si Kyla. Dito na nagtatapos ang dinner na ito. Saka siya naglakad paalis. Narinig niya pa ang galit na boses ng ama, ngunit hindi niya ito pinansin. Babalik na siya sa bahay ng kanyang ninang. Babalik na siya kay Carmela.
hindi na siya makapaghintay pa na makita ito at magpaliwanag dahil sa matagal niyang hindi pagbalik. Sana nga lang ay hindi ito galit sa kanya o hindi ito pinaligawan ng ninang niya sa iba. Napagpasyahan ni Carmela na babalik na siya sa bahay ng parents niya. Nakahanda ng isa sa mga sasakyan ng tita at nilalagay na niya doon ang bag na dala niya. May nakuha na rin kasing driver ang tita niya na maghahatid sa kanya kaya ayos na. Ngunit nagulat na lamang si Carmela nang papasok na siya ng sasakyan pero may tumawag sa pangalan niya. Gulat din ang tita Lizelle niya at ang mga kasambahay. Paula! Masaya niyang sabi kasi bigla na lamang itong dumating. Ngunit ang saya ay mabilis ding nawala at napalitan iyon ng inis sa lalaki. Kaya tumuloy siya sa pagpasok ng sasakyan. Manong, umalis na po tayo. Aniya. Kaso lamang ay katok ng katok si Paul sa bintana ng sasakyan, kaya hindi ito makaalis. Hanggang sa bukas pala ang pintuan ng kotse, kaya naman nabuksan iyon ni Paul. Hindi pala na-ilock. Carmela, please, huwag ka munang umalis. I can explain, please. Ganoon ba talaga kapag nagdadrama? Bigla na lamang nag-i-English? Uuwi na ako sa mga magulang ko, kaya pwede ba? Tantanan mo na ako. Manong, bumaba na po kayo. Hindi na po aalis si Carmela. Ani mo'y boss na pag-uutos ni Paul sa driver na napilitan namang bumaba. Saka ito lumapit sa tita ni Carmela na kahit hindi na ihatid ang pamangkin ay nagbigay ito ng bayad sa abalang ibinigay. Alam mo, nakakainis ka talaga. Aalis ka tapos bigla ka na lamang babalik tapos papakaalaman mo ko. May inis na sabi ni Carmela at inis pang itinuro si Paul na kahit hindi niya na mananay ang nanermon sa kanya at nagagalit ay natatakot pa rin siya. Sa loob na muna kami, kayo na lang muna ang mag-usap. Paalam ng tita ni Carmela at kasama nito na pumasok sa loob ng bahay ang mga maids. Ngunit agad ding bumalik. Pamangkin, huwag masyadong pakastress. Hahayaan na muna nito na harapin ng inaanak ang inis ng kanyang pamangkin bago ang inis niya. Madali lang naman siyang kausap. Ewan niya lamang sa pamangkin niya. Matigas pa naman ang ulo nun. Sinubukang hawakan ni Paul si Carmela, ngunit itinulak lamang siya ng babae, kasabay noon ang pagtulo ng luha ni Carmela. Gago ka! Pinaramdam mo sa akin ang lahat ng yun, tapos bigla ka na lamang aalis, wala ka pang paalam, tapos ngayon babalik ka ng parang wala lang. Pinunasan ni Carmela ang kanyang mga luha, gamit ang kanyang likod ng kanyang palad. Ang mga mata tuloy ni Paul ay mas lalong naging sising-sisi. I'm sorry, hindi ko ginusto. Kailangan ko lang pero hindi na ako aalis pa. Hindi na rin kita kailangan. Babalik na ako sa mga magulang ko. Sabi pa ni Carmela at lalabas sana para maghanap ng masasakyan. Ngunit niyakap ito ni Paul at inilagay ang ulo sa mga balikat ni Carmela. I love you. Don't leave me. Kung aalis ka man, sasama ako sa'yo. Kakausapin ko ang mga magulang mo na gusto kita. Wala naman sa kanya kahit hardinero ito. Ayaw niya lamang na nangiiwan ito. Iniharap ni Paul si Carmela sa kanya. Sa kanya hinaplos ang pisngi ng babae. One thing is, may kailangan akong aminin sa'yo. Saglit pa itong natahimik dahil hindi alam kung paano aamin. Hindi talaga ako hardinero ng tita mo. Inaanak niya ako at tinutulungan ko lamang siya sa garden. Napaawang ang labi ni Carmela. Kung ganoon ay wala pala siyang dapat ipag-alala dahil hindi naman hardinero ang ama ng anak niya. Ngunit mas nainis siya kay Paul dahil tila ba pinaglaruan siya nito. Ay gago ka pala talaga eh. Buisit ka. Pinagtripan mo ko. Pinaghahampas ni Carmela si Paul ngunit hindi nito iyon ininda. Hanggang sa ang mga pumasok na maids kanina at ang tita ni Carmela ay lumabas na para tignan kung anong nangyayari sa kanila. At ganoon na lamang ang gulat ni Rizelle. Dahil gigil na gigil na hinahampas ng pamangkin niya ang kanyang inaanak. Tita, pinagtulungan niyo ba akong dalawa ng lalaking yan? Inaanak mo pala siya? Nang hindi sumagot ang tita niya, ay mas lalo lamang nainis si Carmela. Kaya dali-dali siyang pumasok ng bahay. At iniwan na lamang sa sasakyan ang mga gamit niya. Sa ngayon ay wala na muna siyang pakialam doon. Susunod sana si Paul sa babae, pero pinigilan ito ng kanyang ninang. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nang, I can explain. Pero kailangan muna naming magkaayos ng pamangkin mo. Mahihirapan ka. At ako muna para mapag-isipan ko kung pwede ka pa rito at pwede ka pa bang lumapit sa pamangkin ko.
strict ang sabi ni Lizelle. At kahit pa inaanak niya ang binata, ay pagdating sa pamangkin niya, hindi niya ito palalagpasin. Mabilis na sinimula ni Paul ang explanation niya, bago pa mainip ang kanyang ninang. Matyaga naman itong nakinig. Ewan nga lang niya kung papakinggan ba ng pamangkin niya ang lalaki. Napakahirap pa naman sa lagay na yun, lalo nang paamuhin ang kanyang pamangkin. Sige, ikaw na ang bahala. Ako bilang tiyahin niya ay kanyang maiintindihan. Ewan ko lamang sa'yo. Sabi ng ginag na halatang tinatakot si Paul. Kaagad na tinungo ni Paul ang silid ni Carmela. Kumatok siya doon. Nakailang katok pa siya bago may sumagot. Kung ikaw yan, Paul, ay lumayas ka na. Wala akong balak na kausapin ka pagkatapos ng ginawa mo. Bumalik ka na kung saan ka man ang galing. Hindi kita kailangan. Sagot ni Carmela na nasa loob ng silid. Bibigyan kita ng oras para mapag-isa, pero hindi kita titigilan, Carmela. Ngayon pa na mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa'yo. Aniya, saka naglakad paalis sa may labas ng kwarto nito. Si Carmela naman ay nanatiling nakahiga sa kanyang kama. Hindi muna siya lalabas hanggang naroon si Paul, kaya mukhang hindi na siya makakalabas pa dahil hindi nga raw titigil ang lalaki. At syak na hindi ito basta-basta na lamang aalis. Napabuntong hininga na lamang siya. Valid naman ang kanyang nararamdaman. Valid ang feelings niya. Muli ay may kumatok sa kanyang pintuan. Sisigawan niya sana ulit dahil akala niya si Paul na naman. Ngunit ang tita niya pala. Kaya agad niya itong pinagbuksan ng pintuan at pinapasok. Nakiusap siya sa akin na huwag kong sabihin sa iyo ang totoo. Pero hindi ko naman inaasahan na mahuhulog ang batang yun sa iyo. Pagkukwento ng kanyang tita. Ayos lang po, naiintindihan ko po kayo, tita. Pero ang lalaking yun ay hindi. May sama ng loob na sabi ni Carmela. Ngunit may karapatan pa rin siya na malaman ang tungkol sa pinagbubuntis mo. Paliwanag ni Lizelle sa pamangkin. Saglit na katahimikan ang bumalot sa dalawa. Pero tita, natatakot ako na baka hindi niya magustuhan at parang wala rin sa kanya ang nangyari sa amin dahil lasing lang kami noon. Paliwanag ni Carmela sa tiyahin. Basta may karapatan siya at kung ano man ang kalalabasan na maging usapan ninyo, kapag umamin ka ay nandito lamang ako. Napangiti na lamang si Carmela sa kaniya kapang tiyahin. Sino nga bang mag-aakala na ang tiyahin na kinatatakutan niya ay siya rin palang makakaintindi sa kanya? Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nasa may labas ng silid si Paul na narinig ang usapan nila. Hindi nga ito makapaniwala sa nilaman na nabuntis agad si Carmela sa isang beses lang na may nangyari sa kanila. Kaya hindi niya maiwasan na makaramdam ng labis-labis na saya. Walang choice si Carmela kundi ang lumabas na lamang ng kanyang silid dahil magugutom lamang siya kung hindi niya gagawin yun. At yun naman ang ayaw niyang mangyari. Kaya kahit ayaw niya ay wala siyang choice. Nang magtama ang paningin nila ni Paul ay inirapan niya lamang ito. May pagmamadali pa nga siya habang kumakain sa hapag dahil gusto niya makabalik agad sa kanyang silid upang doon ay makapagpahinga na. Pansin naman ni Paul ang pagmamadali ni Carmela na kumain, ngunit hindi niya naman hahayaan ang babae na basta na lamang bumalik sa kwarto nito na hindi sila nakakapag-usap na dalawa. Dahil matapos tumayo ni Carmela ay sumunod agad siya. Ang mina nga niya ay napapailing-iling na lang. Papasok na si Carmela ng silid niya, kaso lamang ay may humawak sa kanyang braso at walang iba yon kundi si Paul. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Inis niya namang sabi sa lalaki, ngunit hindi pa rin siya nito binitiwan. Bagkus ay habang hawak siya ay pumasok ito ng kanyang silid, saka nito sinarado ang pintuan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Nanggagalaiti nitong sabi sa kanya. Alam niyang masama ang loob nito dahil sa ginawa niya. Ngunit paulit-ulit naman siyang humihingi ng tawad at kahit ano'y handa niyang gawin. I'm sorry. I'm sorry kung bigla na lamang ako umalis at hindi nagpaalam sa'yo. May inayos na ako, pero ngayon nandito na naman ako. So please, don't be mad at me. Huwag magalit sa'yo, ha? Gago ka pala. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko na bigla ka na lamang umalis? Hindi, di ba? Kasi wala kang alam. Nagiging emosyonal na naman si Carmela at naiintindihan niya iyon, kaya niyakap niya na lamang ito. Subalit itinulak siya ng babae. Umalis ka na lang ulit. Hindi ako aalis, Carmela. Lalo pa sa nalaman ko na magkakaanak na tayo.
Natahimik si Carmela sa kanyang sinabi. Awang ang labi at hindi makapagsalita. Tila ba iniisip nito kung paano niya nga ba nalaman? Hindi ko habi ang pagiging chismoso pero narinig ko ang usapan ninyo ni Ninang. And I know you're pregnant. Ang tinutukoy ay ang sinabi kanina. Tumalikod si Carmela sa kanya. Ano naman ngayon? Kaya kong buhayin ng bata mag-isa dahil gaya mo ay mayaman ng pamilya ko. Kaya hindi kita kailangan. Hindi niya nagustuhan ang sinabing iyon ng babae. Ngunit pinilit niyang kumalma. Ang ayaw lang naman ni Carmela ay makulong si Paul sa responsibilidad na hindi nito ginusto. Ngunit nang lapitan siya ng lalaki at yakapin mula sa likod, ay tinaba na batid niya ang lahat. Lalo na nang bumulong ito sa kanya. Bakit mabubuhayin ng mag-isa kung nandito naman ako at pareho nating ginusto ito? Una pa lang sinabi ko nang gusto kita. Kaya dahil sa nilaman ko na buntis ka na pala, ay labis itong nagpapasaya sa akin. Iniharap siya ng lalaki dito. Sabay nating palalakihin ang anak natin at pakakasalan kita. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, ay nagtama ang mga mata nila at hindi na napigilan ni Paul ang sarili na hagka ng kanyang labi. Dulot na rin ang pagkamis niya sa lalaki ay hindi na siya nagmatigas pa kaya tinugon niya ang mga halik nito. Yun nga ay natigil ang halikan nilang dalawa dahil bumukas ang pintuan at nakita sila ng kanyang tita. Hindi pala nailak ni Paul ang pinto kaya naman hiyang-hiya siya. Mabuti na lang at kaagading umalis ang kanyang tita. Habang si Paul ay mahinang natatawa, siya naman ay hiyang-hiya. Magkasama silang umalis ni Paul sa bahay ng tita niya. Kailangan niya kasing ipakilala ang lalaki sa parents niya at yun din ang payo ng kanyang tita. Namalaman na ng mga ito habang maaga pa, lalo na ang pinagbubuntis niya, para na rin hindi mabigla ang mga ito kung sa iba pa malalaman. Bakit parang kinakabahan ka? Tanong niya kay Paul. Nasa harapan na kasi sila ng bahay ng mga magulang niya at talaga namang ang lamig ng kamay nito na nakahawak sa isa niyang kamay. Para bang pag natakot ay bigla na lamang tatakbo palayo. Ngunit naniniwala siyang hindi gagawin ni Paul ang bagay na iyon sa kanya. Kaya panatag si Carmela. Labis na natuwa ang mga maid sa bahay dahil sa kanyang pagbabalik at muli siyang nakita. Tanging ang pagngiti lang sa mga ito naging tugon niya. Kaagad niya ring tinanong kung nasaan ang mga magulang niya. At ang nakuha niyang tugon ay may inaasikaso lang daw ang mga ito. Kaya tiyak na mamaya pa ang uwi. Kaya naman niyaya niya muna si Paul na magpahinga sa kanyang silid. Ngunit siyempre wala silang gagawin na kahit ano. At alam niya naman na may respeto si Paul sa kanya. Lalo pat nasa bahay sila ng mga magulang niya. Nang makarating sa kanyang silid ay napakaayos nun. Samantalang noong nilisan niya ay napakagulo ata. Upang malibang at may pagkaabalahan ay tinignan na lamang ni Paul ang mga larawan niya noong bata pa siya. At ang iba naman ay ang mga latest pictures niya. Hindi nito maiwasang mapangiti. Gandang-ganda talaga sa kanya. Ano kayang itsura mo kapag may lobo na ang tiyan mo? Biglang tanong nito kaya napairap siya. Baka kapag ganun na ay bigla ka nalang maghanap ng iba. Dahil sa sinabi niyang iyon ay mabilis siyang sinuyo ni Paul at sinabing hinding-hindi iyon mangyayari. Hanggang sa mapatingin na naman ito sa mga mata niya. At alam niya kung saan pwedeng humantong ang mga ganon. Kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Kung sa bahay ng tita niya ay halikan lang sila na huli. Baka ngayon ay iba na. Kaya minabuti niyang pigilan ang sarili. Kahit na nilock naman niya ang pinto. Dahil pareho ang pagod sa biyahe, ay napagpasyahan nila ni Paul na matulog. Yakap-yakap pa nga siya ng lalaki. Pero matapos ang ilang oras na tulog, ay nagising si Carmela. Nauuhaw siya kaya minabuti niyang tanggalin na muna ang pagkakayakap ni Paul para bumaba at uminom ng tubig. Habang umiinom ng tubig, ay ganoon na lang ang gulat niya nang biglang dumating ang parents niya. Nauuhaw din kasi ang mga ito. Kaya mabilis silang nagtagpo-tagpo. Masayang-masaya ang mga ito na muli siyang makita at makasama. Kahit pa ang daddy niya na siyang nagpadala sa kanya sa bahay ng kanyang tita. May binili rin pala ang mommy niya na ipinagpaalam nito na dadalhin muna sa kanyang silid. Sakalang naalala ni Carmela na may kasama pala siya sa pagbalik doon. Ngunit huli na ang lahat dahil narinig na niya ang sigaw ng kanyang mommy. Carmela! Palaging kalmado ang mommy niya. At ngayon lamang ito naging ganoon. Sa bagay, kahit sino naman, lalo na kapag nakita mo na may lalaki sa kwarto ng anak mo na hindi pa nito na ipapakilala sa'yo.
Mas lalo pang kinabahan si Carmela sa klase ng tingin na binigay ng daddy niya sa kanya. Nadali-dali ring umakyat, kaya naiwan siyang napapahilot sa kanyang sentido. Ayun na nga ang paliwanagan. Magpapaliwanag po ako, Mom, Dad. Kahit na kinakabahan at natatakot, ay laking pasasalamat ni Carmela na nagawa pa rin niyang kausapin ng maayos sa mga magulang niya at sa paraang hindi siya nauutal. Kailangan talaga namin ng daddy mo ang eksplanasyon mo at hindi lang ikaw, kundi pati niya rin ang lalaking yan. Itinuro pa nito si Paul na nakatayo. Sumunod na lamang kayo sa amin sa baba. Sa living room tayo mag-usap-usap. Pag-usapan niyo muna ng lalaking yan kung paano niyo maipaliliwanag ang inyong sarili. Dagdag pa ng mommy niya bago bumaba ang mga ito. Siguradong kung ano-ano na ang mga iniisip nila. Napapakamot sa may batok na sabi ni Carmela. Let's just go downstairs at ipaliwanag sa kanila ng maayos ang lahat. Napatango lamang si Paul at para mabawasan ng kaba nilang dalawa, ay magkahawa kamay pa sila ng lalaki na bumaba. Kaya naman natigil sa pag-uusap ang mommy at daddy niya. Umupo sila sa katapat na sofa. Doon po kami sa bahay ni Tita Carmela nagkakilala. Inaanak po siya ni Tita Lizelle. Aniya sa mga magulang na tila ba inaalam muna kung nagsasabi ba siya ng totoo. Hanggang sa naniwala naman ang mga ito. Hindi na niya sinabi pa ang tungkol sa kalukuhang pagpapanggap ni Paul. At may relasyon kayong dalawa? Tanong ng daddy niya. Yes, Dad. Aniya. Kaya nagulat si Paul dahil hindi pa naman nila napag-uusapan ang tungkol doon. Ngunit ano pa ba ang pag-uusapan nila? Sa ginagawa nila at nagawa nila, ay daig pa nila ang may relasyon na. Mahal mo ba ang aming anak? Ang mommy naman niya ang nagtanong kay Paul na hindi nagdadalawang isip na sumagot ng oo at proud na proud na sagot. Kaya hindi maiwasang mapangiti ng mommy niya. Nabigla lang talaga ako dahil wala namang sinabi si Carmela na may kasama siya at hindi nga namin alam na ngayon din babalik dito ang anak namin. Dagdag pa ng mommy niya at si Paul naman ay matyaga lang nakikinig dito. Inula ng tanong si Paul mula sa mga magulang niya, kaya naman hindi niya masabi ang dapat talagang malaman ng mga ito. Mabuti na lang at sa wakas ay tumigil na sa kakatanong ang mommy niya, kaya nakapagsalita na siya. Ang totoo po niyan, mommy, ay may kailangan pa kayong malaman. Natatakot ngunit pilit niya pa rin tinapangan. Si Paul nga ay halata ding natatakot sa pwedeng maging reaksyon ng parents niya. Ano ba yun, iha? Takang tanong ng mommy niya. Buntis po ako at magkakaapo na po kayo. Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Kaya napaawang ang labi ng mommy niya at muntik pang mahimatay. Mabuti na lamang at naagapan ng daddy niya. Ngunit ang daddy niya ay binigyan ng masamang tingin si Paul. Lalapitan pa nga sana ang lalaki. Mabuti na nga lang at ang mommy niya ang pumigil dito. Han, wala na tayong magagawa. Nariyan na yan at hindi ka ba masaya na magkakaapo na tayo? Agad na nag-iba ang mood ng mommy niya. Ngunit ang daddy niya ay nanatiling seryoso. Hanggang sa muli itong magsalita. Pagkakasalan mo ang anak namin. Pananagutan mo ang ginawa mo. Ani ng daddy niya. Yes po, sir. Yun naman po talaga ang gagawin ko. Sa sinabing iyon ni Paul, natapos ang usapan. Matapos kausapin ang parents niya, ang mga parents naman ni Paul ang napagpasyahan nilang kausapin. Dapat din na malaman ng mga ito ang kanilang relasyon at ang mga magiging plano. Alam niya na tuloy ang nararamdaman ni Paul, nangaharap ito sa mga magulang niya. Mas grabe pa ata ang kaba niya dahil hindi niya alam kung anong ugaling mayroon ang mga ito. Lalo pat hindi naman nagkukwento sa kanya ang lalaki. Hahakbang sana siya paatras at magba-back out niya. Ngunit hinawakan ni Paul na mahigpit ang kamay niya na hawak nito. I'm here. Wala kang dapat ikatakot. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, ay isang babae na mas bata pa sa kanila ni Paul ang dali-daling tumakbo papunta sa kasama niya at yumakap dito. Matapos mayakap ang kuya niya, ay saka nito inilipat ang tingin sa kanya. Sino ang kasama mo, kuya? Tanong pa nito. Siya ang babaeng pakakasalan ko, si Carmela. Pagpapakilala sa kanya ni Paul. Akala niya nga'y hindi siya matatanggap ng kapatid nito. Ngunit agad siyang niyakap. Maya-maya pa ay may lumabas naman mula sa may direksyon ng kusina. Sa tingin niya ay ang ina ito ni Paul at tinawag din ito ng lalaki na mom, kaya nakumpirma na niya.
Gaya ng ginawang bunsong anak, ay niyakap nito ang lalaki at masayang masaya. Si Carmela, Mom, girlfriend ko. Muli ay pagpapakilala nito sa kanya. Ngumiti rin sa kanya ang ginang at talatang gusto rin siya, ngunit bigla din itong lumungkot. Tanggap ko ang relasyon ninyong dalawa. Ewan ko lang kung matatanggap ng daddy mo, lalo pat si Carla ang gusto niya para sa'yo. Napayuko si Paul. Hindi niya pa kasi binabanggit kay Carmela ang tungkol doon, kaya tiyak na magagalit ito sa kanya. Kaya nagpaalam siya sa kanyang mommy at kapatid, at kakausapin niya lang si Carmela sa kanyang silid. Usap lang talaga. Mukha kasing pinagdududahan siya ng kapatid sa paraan ng pagtingin nito. I'm sorry. Bakit ka humihingi ng tawad? Taka niyang tanong. Dahil di ko yun nasabi sa'yo. Hindi mo naman kasalanan kung bakit ganun ang daddy mo. Basta ako ay hindi ko hahayaan na mapunta ka sa babaeng gustong ipakasal sa'yo. Sa sinabing iyon ni Carmela ay napangiti siya, kaya mabilis niyang niyakap ang babaeng mahal. Saka sila muling bumaba. Ngunit sa kanilang pagbaba ay nandoon na ang daddy niya at kasama si Kyla na gulat na gulat dahil may kasama siyang babae na dapat ay hindi na, dahil nasabi na niya na may iba na siyang babae na gugustuhan at pakakasalan. Sino ang babaeng yan? Istriktong tanong ng kanyang daddy habang nakatingin kay Carmela na hindi makikitaan ng takot. Carmela, my girlfriend, at ang babaeng gusto kong pakasalan. Aniya na kinatawa ni Kyla at ang daddy niya ay halatang gustong sumabog sa galit. What's your family background? Mas maganda ba kaysa kina Kyla? Tanong pa ng daddy niya habang si Kyla ay pinagmasdan mula ulo hanggang paa si Carmela. Sasagutin niya sana ang tanong na iyon, ngunit nagsalita si Carmela para sa sarili nito at sinabi ang family background nito at hindi talaga inaasahan ng mga tao doon ang sunod nitong sasabihin. Besides, buntis na ako at magkakaapo na kayo, kaya ako talaga ang pakakasalan ng anak ninyo dahil mahal na mahal niya rin ako. Hindi nakapagsalita ang daddy niya at si Kyla, at sasaktan nga sana ni Kyla si Carmela, ngunit naitulak ito ni Carmela kaya napaupo si Kyla sa sahig. Kaya naman ang kapatid ni Paul ay tawang-tawa habang ang ama nito ay kulang na lang umusok ang ilong sa galit. Ayos ka lang ba, iha? Tinulungan ng daddy ni Paul si Kyla, ngunit tinanggihan nito ng dalaga na galit na tumayo at binantaan pa siya. Pagbabayaran mo to. Saka ito agarang umalis, kaya galit siyang binalingan ng ama ni Paul at kinausap ang anak. Ito ba ang nais mong pakasalan? Wala akong pakialam kahit buntis pa ang babaeng to. Hindi dapat ganito ang pinipili mo. Nakaramdam siya ng kung ano dahil sa mga binitawang salita ng Ginoo, hanggang sa napagtanto niyang sino nga ba ito para husgahan siya. Kaya nagsalita siya para sa kanyang sarili. Alam ko kung ayaw niyo ho sa akin dahil halatang halata po. Pero huwag niyo naman po sana akong husgahan agad dahil hindi niyo pa ako lubos na kilala. At kung hindi po ako binalak na saktan ng babaeng yun, ay hindi ko naman ipagtatanggol ang sarili ko at hindi ko siya itutulak. Ani at saka naunang lumabas ng bahay ng mga ito, hinabol siya ni Paul. Bigla siyang nawala ng gana. Naiinis siya sa ama nito, kaya naisip niyang itaboy ang lalaki kaysa dito niya pa maibunto ng inis niya. Pumasok ka na muna, baka may kailangan pa kayong pag-usapan sa loob. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at pinisilpisili yun para itong kinakabahan at natatakot, ngunit hindi lamang maamin sa kanya kaya sa ganoon ito pinakita. Huwag mong isipin ang sinabi ni Dad, hindi niya tayo pwedeng sirain. Hindi ko naman sinabing sira na tayo, pero gusto ko munang mapag-isa, kaya uuwi na muna ako sa amin. Hindi mapapanatag si Paul kung hahayaan niya lamang ang babaeng mahal niya na umuwi mag-isa, kaya hinatid na niya ito. Pagbalik niya na lamang kakausapin ng kanyang ama. Mas importante ngayon si Carmela, lalo pat baka mapano pa ito at ang anak nilang dalawa. Maiintindihan naman siya ng mommy niya at kapatid. Amo niya lamang ang hindi makaintindi. Are you sure na hindi nakaapekto sa iyo ang mga sinabi ni Dad? Umiling si Carmela, pero bago tuluyang umalis, ay hinagka na muna ni Paul ang likod ng kanyang mga palad. I can fix this. May paniniguradong sabi nito sa kanya. Numiti na lamang siya at pumasok na ng bahay. Wala na siyang balak pang ikwento sa mga magulang ang nangyari, dahil baka magalit pa mga ito, lalo na ang daddy niya.
na kahit minsan ay hindi sila magkasundo at sila ay nagkakasagutan, ay ayaw pa rin itong naaapi siya. Nasaan ang babaeng yon? Galit na tanong ng daddy ni Paul sa kanya. Hinatid ko na. Sagot niya naman. Ayoko sa babaeng yon. Diretsahan na sabi ng daddy niya. Hindi naman kayo magpapakasal at hindi ko hahayaan na pakialaman ninyo ako. Mahal ko si Carmela. Mas lalo tuloy na galit ang daddy niya. Habang nakababata naman niyang kapatid, ay alatang proud na proud sa kanya. Gayon din ang mommy niya dahil tunay siyang lalaki. Huwag kang magpapakita pa sa akin kapag pinakasalan mo ang babaeng yon. Ani daddy niya nang tinalikuran niya ito. Dahil aalis na siya kasi hindi na niya ito kinakaya. Ngunit wala na siyang pakialam pa. Kaya nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad paalis. Dadalaw-dalawin na lang niya ang mommy niya at ang kapatid niya. Sa ngayon, gusto niya munang maging malayo sa ama. Baka kasi makapagbitaw pa siya ng ibang salita dito. Gusto niya pa rin itong igalang. Kahit na hindi nito ginagalang ang kanyang mga desisyon sa buhay. Dahil wala na naman siya makasama sa bahay nila. Dahil aalis na naman ang parents niya. Maituturing na kasama ang mga maids. Ngunit gusto niya yung kapamilya niya. Kaya naisipan niyang bumalik muna sa bahay ng kanyang tiyahin. Naiintindihan niya mga magulang niya. Kaya rin siguro siya pinadala sa bahay ng tita niya upang doon ay may makasama siya. Si Paul ang kasama niya na pumunta doon. Hindi kasi ito payag na magbiyahe lamang siya o may maghahatid kahit na pinayagan siya ng parents niya. Naiintindihan ni Carmela ang lalaki. Mahal na mahal talaga siya nito. Sobra siyang mahal kaya ganun sa kanya. Ang bilis niyo namang bumalik. Natutuwang sabi ng tita Lizelle niya. Pero imbes na tugunan ang sinabi nito, ay niyakap na lamang niya ang tiyahin. Wala naman sigurong nangyaring masama. Anito. Kaya nagkatinginan silang dalawa ni Paul at mukhang naiintindihan agad iyon ang tiyahin. Kaya sinabi nito na pumasok na sila sa loob. Sa pag-iisip na baka nauhaw o nagutom sila sa biyahe, ay nagpagawa ito ng merienda sa maids na masayang-masaya na nagbalik na sila. Masayang-masaya din naman siya na muling makita ang mga ito. Sige, magkwento kayo. Ani tita niya, saka nagpasalit-salit ng tingin sa kanilang dalawa. Kaya naman nagsimula na siyang magkwento sa kanyang tita, na matyaga namang makinig. At katulad ng kanyang inaasahan, ay nagalit ito sa daddy ni Paul. Ang totoo niyan, ay ang ina din ni Paul ang kumuha dito na maging ninang ni Paul. Anong plano mo, iho? Tanong nito sa kabinaling ang tingin kay Paul. Pakakasalan ko pa rin po si Carmela. Napatangu-tango ang tita niya. Mabuti naman kung ganun, dahil hindi pwedeng matatakot ka na lamang dun. At tungkol sa magiging buhay niyo ni Carmela, ay handa kaming tumulong ng mga magulang niya at ako mismo ang tutulong sa inyo. Napangiti na lamang sila ni Paul sa sinabi nito, hanggang sa pinagpahinga muna sila nito. Sabay silang pumunta sa kanyang silid. Nauna siyang humiga at sumunod naman ito sa kanya. Magkatabi silang dalawa sa kama. Nakatingin lamang siya sa kisame. Samantalang ang lalaki ay pinagmamasdan lamang siya habang nakatagilid ito. Sa pagsuway ko kay daday, tsak na hindi niya ipapasa sa akin ang kumpanya. Kaya dapat ay magsikap ako na magtayo ng sariling akin para kaya kitang buhayin at ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Ani Paul habang nakatingin sa kanya. Hindi na naman kailangan, sabi niya naman, pero umiling-iling ito. Hindi ko lang naman ito gagawin para sa magiging pamilya natin eh, kundi para rin sa aking sarili, para mapatunayan ko sa kanya ang sarili ko. Tumagilid din siya ng higa, kaya magkatapat silang dalawa. Sa mga sumunod na buwan, ay ginawa nga ni Paul ang sinabi nito sa kanya. Sa tulong ng tita niya at parents niya, at sarili nitong ipon, ay nakapagpatayo ito ng sariling negosyo. Samantalang siya ay nalaman niya na triplets pala magiging anak niya. Kaya masayang masaya siya at nang sabihin niya iyon kay Paul, ay mas masaya ito. Tumapat pa ito sa kanya at kinausap ang mga magiging anak nila. Kaya naman napangiti na lang si Carmela. Ipinaalam din niya sa parents niya at tita niya ang tungkol doon. Kaya naman masayang masaya rin ang mga ito. Pati na rin ang kapatid at ang ina ni Paul ay nasabihan ito. Wala nang dahilan pa para hindi natin ipagpatuloy ang tungkol sa kasal. Saad ni Paul habang kumakain silang dalawa sa bahay ng kanyang magulang. Ngunit napapailing-iling siya dahil iniisip niya na medyo malaki na ang kanyang tiyan.
at baka maging pangit siya sa kasal niya. Huwag kang mag-alala kahit buntis ka, ay ikaw naman ang pinakamagandang buntis na ikakasal. Napangiti na lamang siya sa sinabi ni Paul at nang magkatinginan sila ng mga mata, tayahagan sana nito ang kanyang labi. Ngunit may tumikim ang daddy niya na gusto makausap si Paul tungkol sa negosyo. Tinutulungan kasi nito si Paul. Ikinasal nga silang dalawa ni Paul at ang tanging na doon lamang ay ang mga magulang niya at ang tita niya. Mukha kasing hindi nasabihan ni Paul ang kanyang mga magulang at kapatid, kaya wala doon. Kaya ganoon na lamang ang gulat nila sa pagdating ng mga ito. Naunang pumasok ang kapatid ni Paul at ang mommy nito at sunod ang ama. Mabuti na lamang at hindi pa nagsisimula ang seremonyas ng kasal, kaya masusubaybayan pa ng mga ito. Kita niya kung paano sumaya ang mukha ni Paul at labis talaga itong sumaya dahil naroon ang pamilya. Ang totoo niya, ninasabihan talaga nito ang ina at kapatid. Ngunit kinumbinsi muna ng mga ito ang padre di pamilya para pumunta sa kasal ng panganay na anak. Batid kasi na nakababatang kapatid ni Paul na magiging masaya ang kuya niya kung kumpleto silang pamilya doon. Napansin ni Carmela na tila ba gustong gusto ng kasama niya na matapos na ang seremonyas ng kasal. Halatang naiinip na ito at gustong matapos na ang lahat para maging ganap na silang mag-asawa. Nang tanungin nga ng pare ay talagang dali-dali itong sumagot, kaya natuwa pa ang ilang mga bisita ng mga tao na nasa simbahan. Palakpakan ng kanilang narinig matapos magdikit ang kanilang mga labi. Halata na masaya ang mga ito para sa kanila dahil picture taking na ay lumapit na ang kanilang mga pamilya. Son, yun lamang ang nasabi ng ama ni Paul. Ngunit kahit na may galit si Paul sa ama, ay mas na naig pa rin ang pagmamahal nito. Kaya nayakap nito ang ama dahil naroon ito. I'm so proud of you, son. Narinig ko ang tungkol sa itinayo mong negosyo. Labis mo nang napatunayan ang sarili mo. Sabi ng Ginoo, kaya nag-uumapaw ang saya ni Paul dahil sa mga natanggap na salita mula sa ama na kay tagal niya ring ninais marinig mula dito at sa wakas ay nakamtan na niya iyon. Sa mismong kasal na rin nagkakilala ang parents nila ni Carmela at nagagalak naman ang mga ito na makilala ang isa't isa. Lalo pa mga daddy nila na parehong kilala sa mundo ng business. Mahina lamang na napatawa si Carmela dahil sa tita niya na medyo masaba ang tingin sa daddy ni Paul, pero hindi na lamang sila nagpahalata na may ganoon. Ngunit kahit sa mismong araw lamang iyon nagkakilala ang isa't isa, ay para bang kilalang kilala na nila ang isa't isa nang sila ay kuhanan ng litrato. Pare-pareho may mga ngiti sa labi. Lalo na silang dalawa ni Paul na kay tagal na ang pinangarap ang araw na iyon na makasal silang dalawa. Matapos ang pagkuha ng larawan ay napag-usapan kaagad ang tungkol sa kanyang panganganak. Kung may nakausap na ba silang doktor dahil mahirap din manganak ng tatlo. Kahit na may mga masasakit na salitang binitawan ng ama ni Paul sa kanya, ay kinalimutan na niya ang mga yun dahil ayos na naman ang lahat at masaya na sila. Mabuti at banta lamang ang ginawa noong Kyla, pero umalis din naman agad ng bansa. Siguro ay natakot sa kanya na baka sa susunod ay hindi nalang tulak ang gawin niya kundi suntok na. Mommy! Tuwang-tuwa ang triplets dahil sinundo niya ang mga ito sa eskwelahan. Usually kasi ay pinapasundo niya lang ang mga ito dahil marami siyang ginagawa. May sarili na kasi siyang business at yun ang pagmamayari niyang flower shop. Para kasi kay Carmela ay dapat niya ring tulungan ng asawa. Kahit na ang sabi nito ay mag-focus lamang siya sa triplets. Pero syempre, sa triplets pa rin naman talaga ang focus niya. Yun nga lang ay pag-uwi talaga ng mga ito ay minsan sumasakto na kailangan siya sa shop. How's school? And you guys, kumusta kayo? Tanong niya sa tatlo. I'm fine and I'm perfect sa quiz. Sabi ni Ivan, ang panganay sa triplets. Me too, mommy. Sabi naman ni Patrick, na pangalawa. Me three, mommy. Ang bunso niya na si Camille. Tinaasan niya ng kilay ang mga ito. Hindi ba kayo nagkopyahan? No, mommy. Hindi kami nag-cheat kasi sabay-sabay kami nag-aaral nila, kuya. Napangiti na lang si Carmela sa narinig. Honest naman ang mga anak niya. At pinapractice niya ang mga ito na magsalita para sa sarili. Habang nasa loob ng sasakyan ay tuwang-tuwa ang mga ito. Dahil nasabi niyang pupunta sila sa daddy ng mga ito.
Sa kasalukuyan ay si Paul na ang namamahala ng kumpanya ng daddy nito. At katulong na rin ang daddy niya, natingin ay sunod na ipapasa rin kay Paul. Medyo naaawa na nga siya sa asawa dahil sa daming ginagawa nito. Pero syempre, hindi pa rin ito nawawala ng oras sa kanila, kaya plano nilang sorpresahin ito. Cute na cute sa triplets ang mga empleyado ng Cuevas Company. Well, maswerte ang triplets dahil ang ama ay ang CEO na si Paul Cuevas. Pumasok sila sa elevator at doon pa lamang ay sobrang excited na mga ito na makita ang ama. Hanggang sa makarating na sila sa office ni Paul na kung saan halatang stress na ito dahil kakatapos lang kausapin ng tao sa kabilang linya. Pero tila ba nawala iyon sa mukha nito nang makita sila. Kaagad silang nilapitan ng asawa at niyakap. Ayos, bakit hindi niyo sinabi? Mahinang natawa ang bunso nilang si Camille. Kapag sinabi namin, Daddy, edi hindi na surprise. Bago tuluyang makipagkwentuhan sa triplets, ay saglit siyang hinagka ni Paul sa lapi. Ilang taon na rin simula nang ikasal sila, ngunit hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal at sweet na sila sa isa't isa. Ganoon na ganoon pa rin si Paul. Mag-order ako. Dito na tayo kumain. Dahil sa narinig, ay tuwang-tuwang tatlong bata. Habang pinagmamasda ng triplets na nagwakwentuhan, ay hindi nila maiwasan ni Paul na mapangiti at ang sobrang sayang nararamdaman. Ngayon ay may sarili na talaga silang pamilya na posibleng lumaki pa. Ngunit wala pa silang balak na sundan dahil sapat na mga ito at tatlo pa nga lang ang hirap na silang i-handle. Hindi ka ba nagsisisi na ako ang pinakasalan mo? Kumunot ang noo niya sa tanong ng asawa. Bakit naman kasi ito nagtatanong ng ganun? Wala, kahit noon pang nagpapanggap-panggap ka pa. Mahina itong natawa dahil sa sinabi niya. At tanda lamang iyon na hindi niya pa rin talaga nakakalimutan. I love you. Malambing niya na lang nasabi para makalimutan ang pagungkat sa nakaraan. I love you more, kayo na mga bata. Sabi naman ito at muli nilang pinanood ang triplets. Sino bang mag-aakala na ang hardinero na noong una'y kinaiinisan niya ay hindi pala talaga hardinero at inaanak ng tita niya na ngayon ay asawa na niya. Pero isa lang ang alam niya, iyon ay itinadhana talaga sila sa isa't isa.